Let's continue to praise the Lord. We give glory to your name, O God. You're the only God deserves our highest praises, worship, and honor, Lord. With thanksgiving in our hearts, receive, Lord God, ang aming mataas na pagsamba sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, be enthroned, Lord God. Be enthroned sa puso ng bawat isa. Sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba at pag-aaral. Nawa, Panginoon, ikaw ang tumanggap ng aming papuri, pasasalamat, sapagkat tunay na sa iyo lamang namin inaalay ang lahat ng ito. And once again, Lord God, infill our hearts with the presence of thy Holy Spirit. Move in our hearts, Lord God, at maging sa aming mga puso at isipan, Lord, ikaw ang sumakop. Ama, marami pong salamat. As I humble before you, God, let your anointing be upon your servant. And I receive it, Lord, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise God. Good morning. Yung ibang mga sekta, ang aga nilang nag-church. Habang nagbabasa ako at nag-meditate ng aking ituturo, maingay na sila. Kasi sa likod namin may simbahan. So, meron silang sineselebrate at meron din tayong sineselebrate today. So, maganda po ba ang umaga natin? Amen. Bagamat maraming wala, pero naniniwala ako na ito yung kalooban ng Panginoon para magpatuloy tayo, hindi tayo mahahadlangan ng mga kaabalahan ng bawat isa. At nais ko pong i-welcome ang bawat isa, lalo na po yung si Mami Tess, yung sa ating tapat. Nagkaroon yata ng miscommunication. Actually, si Sir Manago po ay in-invite namin to speak. Pero dahil nga ang Daughter Church ng Tabak ay nagse-celebrate ng kanilang anniversary today. So, kailangan something special naman ang ating ipadala. At yun po ay si Sir Manago. So, pagtiyagaan niyo po ako. Pagtiyagaan niyo po ako. Anyway, parehong salita ng Panginoon ang ating itataas at walang iba po kundi ang pangalan at kapurihan lamang ng ating Panginoon ang siya nating hangarin na maitanghal natin sa umaga pong ito. So, ready na po ba ang bawat isa? O naka-vacation mode pa ang bawat isa? Alam niyo po, ang daming nagbabakasyon. At mapapasana all ka na lang talaga. Pero anyway, meron tayong mga ibibigay ng Lord na mga bakasyon natin. Hindi lang sabay-sabay kasi baka walang mag-church. So, nasa topic na ang topic natin ngayon, month of April, ay about the prescribed worship. Ano ba yung prescribed worship? Pag sinabing prescribed, katulad ng tinuro ni Pastora Dayan, ito po yung nararapat na gawin. Ito po yung nararapat na gawin. At ang worship, alam naman po natin kung ano na ang ibig sabihin ng worship. Malawak po ang pinapakahulugan sa worship, subalit sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, madadaanan natin ibang klase naman ang ating matututunan about worship. So, tayo po ay bumasa sa ating aklat na ating Biblia. Wait lang po. Sa aklat po ng unang sa aklat po ng mga awit 100 chapter 100 verse 4 at sa ating Jeremiah chapter 7 verse 2 to 3. So sabi dito sa Psalm 100 and verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Sa Jeremiah, basahin din natin. Stand after the gate of the Lord's house and there proclaim the message
Hear the word of the Lord, all you people of Judah who comes through these gates to worship the Lord. So, sa verse 3, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says, reform your ways and your actions, and I will let you live in this place. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. At once again, nais ko pong i-welcome si Brother Nelson, Sister Irene, mga galing sa mga bakasyon. At maging yung mga taga nanunod sa atin through live streaming, magandang umaga sa inyong lahat po. Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa international na mga viewers natin. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. At stay put lang po kayo dahil kami po ang bahala dito. Okay? So since worship ang ating topic, at ang itinuro sa atin last week is the importance of principles of worship. Yung mga dapat o panuntunan ng tamang pagsamba. Bakit kailangan nating aralin yung tungkol sa pagsamba? Alam niyo, maraming, sabi ko nga, galing tayo sa iba't ibang sekta. At ang worship, inaaral, even though, thank you San Isidro, God bless you all. Busy po sila, pupunta sila sa Tabak, para sila naman po ay magbigay ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. So, God bless you all. Yan. So, napakaganda pong pag-aralan ang about worship. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos, sabi, we are created of the supreme purpose. Bakit create ang tao ay to worship God? Yun po ang pinaka-supreme purpose ng bawat isa sa atin kung bakit tayo nilikha ng Panginoon ay para sumamba sa Diyos. Bakit kaya? So malalaman natin mamaya. Kaya naman, yung ating pag-aaralan today, kung noong last week ay about the principles, important principles of worship, ngayon naman pag-aaralan natin ang title ay Attitudes toward Worship. Ano ba pag narinig natin ang salitang attitude? Marami sa atin may mga attitude problems. Di ba? Talagang problema yan ng bawat isa. Ako, aminin ko. Pag hindi ko gusto ang mga sitwasyon or hindi ko gusto ang crowd, lumalabas din yung naturalesa ko. Di ba? May mga kanya-kanya tayong attitude na minsan hindi siya positive, negative. Pero, tingnan natin ang ibig sabihin ng attitude according sa dictionary. Sabi, attitude is a bodily state of readiness to respond in a characteristic way to a stimulus or motivation. So pag nag-a-attitude pala tayo, ito yung bodily state of readiness to response. Kung paano tayo tumutugon doon sa naririnig natin, sa nakikita natin, sa iba't ibang mga bagay na ating nararanasan. So, doon nakabase yung ating mga attitude, whether ito ay positive or negative. At kadalasan, nagkakaaroon tayo ng attitude problem pag yung mga hindi gusto o hindi natin gusto yung mga pangyayari or hindi natin, di tayo natutuwa. So, ito pala, pag nag-attitude tayo, it is a readiness to respond, bodily state. Kaya naman, maging sa worship, kailangan din pala natin na magkaroon tayo ng tamang attitude towards worship. Amen? Ano ba itong attitude na to na pag-aaralan natin sa umaga pong ito? Katulad po ng binasa natin sa aklat ng Psalm, sa Jeremiah, chapter 7, verse 2 to 3. Tagalogin nga po natin at doon tayo mag-uumpisa sa ating paglipad. Sabi, ikaw ay tumayo sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon at itanyag mo roon ang salitang ito at iyong sabihin inyong dinggin
ang salita ng Panginoon ninyong lahat na nasa Huda na magsipasok sa mga pintuang daan, magsipasok sa mga pintuang daan ito upang magsisamba sa Panginoon. So ito po ay sinabi ng Panginoon kay Jeremias. Sabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at akin kayong patatahanin sa dakong ito. Ito po yung instruction o prescribed ng Panginoon kay Jeremias. Na sabi niya, sabihin mo sa mga tao. Bakit kaya pinapasabi ng Panginoon sa mga tao? Kasi dito, ayon sa ating introduction, sabi, the people followed a worship ritual but maintained a sinful lifestyle. Bakit? Kasi nga katulad ng binasa natin kanina, nasabi ng Panginoon, ideklara mo ito. Sinabi ng Lord na magsituwid na kayo sa inyong mga lakad. Bakit? Nakita ng Panginoon kung paano ang mga tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At alam naman po natin na ang Panginoon talagang laban sa kalooban niya na tayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan. So sabi niya kay Propeta Jeremias na sabihin mo to sa mga tao, tumayo ka doon sa pintuan ng mga bahay-sambahan at sabihin mo sa mga tao na magbago na sila ng kanilang lakad. Bakit? Kasi mali ang kanilang ginagawa. Katulad ngayon sa panahon ngayon, sabi, the people followed a worship ritual but maintained a sinful lifestyle. Sa panahon ngayon, maraming mga tao, hindi ako nagsisingle out, pero alam naman po natin na maraming mga tao ngayon celebrating Holy Week. Diba? At maging tayo, we celebrate Holy Week. Diba? Inaalala natin na minsan merong Diyos, merong Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. At sabi nga, people follow the worship ritual. Pag sinabing ritual, ang ibig sabihin, it is a habit or an repeated action with accordance of tradition. So ito yung mga nangyayari ngayon. Maraming mga tao, hindi talaga totoong nagsumasamba sa Diyos. Kundi ito yung vain o ritual lamang o kanila lamang yung mga repeated action in accordance sa kanilang mga tradisyon. At hindi po nalulugod ang Panginoon sa mga ganitong gawain. Bakit? Pag sinabing ritual, paulit-ulit mong ginagawa ito without knowing. Diba, katulad natin, galing naman tayo sa iba't ibang pananampalataya. At pag kailangan mag-procession tayo, sumusunod tayo, hindi naman natin alam kung ano talaga ang ibig sabihin. Amen? Or kung alam mo ang ginagawa mo, di at least alam mo, pero karamihan talaga ay sumusunod na lang dahil ito ay tradisyon. Pero hindi pala ito kalugod-lugod sa Panginoon, bagamat nakikita natin na sila ay religiously o ginagawa ito o napaka-relihiyoso nilang ginagawa ito. But still, they maintain a sinful lifestyle. Bakit? Di ba karumal-dumal sa harapan ng Panginoon ang sasamba ka at itatanghal mo ang Diyos-Diyosan? Alalahanin natin, itinuturo ng Panginoon na thou shall na wala kang dapat na ibang Diyos maliban sa akin. Tanging si Jesus lamang ang Diyos na namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen? At wala nang ibang dapat na itatanghal pang ibang Diyos dahil nag-iisa lang ang ating Panginoon. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya naman sinasabing they maintain sinful lifestyle dahil hindi nga ito kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin, pag against o laban ito sa salita ng Panginoon, ito po ay kasalanan. Sabi dito, It was a religion without a personal commitment to God.
So pag ito pala yung ating ginagawa, yung mga tradition o yung mga ritual, ito po ay relihiyon lamang at wala talagang personal commitment sa Panginoon. Lagi nating tinuturo na ang kaligtasan ay hindi nanggagaling sa relihiyon. Ang kaligtasan ay ang ating pakikipag-ugnay o pakikipagrelasyon sa Diyos. Yun po yung importante o mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Without a personal commitment to God, religiosity lamang po ito. At hindi po tayo pwedeng iligtas sa ating mga mabubuting gawa, kundi tanging sa Panginoon lang. Amen? Ano pa? Sabi dito, we can easily do the same. We can easily do the same. Attending church, taking communion, teaching a church school, or singing in the choir by all our empty exercises, unless we are truly doing them for God. So madali pala. Madali tayong maawa. We can easily do the same. Without knowing, ginagawa na rin natin yung mga traditional na ginagawa ng ibang mga tao. Bakit? Pupunta ka sa church. Dahil routine na yan eh. Every Sunday, kailangan kong pumunta sa church. Without knowing, sa puso talaga, manggagaling dapat ang ating pagsamba sa Diyos. Hindi tayo pwedeng iligtas ng ating pagpunta-punta lang dito sa church na wala tayong buhay na relasyon sa Panginoon. So we can easily do the same. Attending church, nandito tayo. Attending prayer meeting, nandito tayo. Pero ang ating mga puso ay malayo naman sa Diyos. Wala pong impact yan sa Panginoon. Sabi, taking communion. Nagtuturo ka dito sa church. Alam niyo, habang minimeditate ko ito, Lord, ako ba to? Sabi, nagtuturo ka sa church, umaawit ka sa kasama ng choir, pero those are empty exercises. Magandang ginagawa mo ito, pero empty daw. Ibig sabihin ng empty, walang laman. Sabi, parang katulad lang ng isang clanging cymbals. Nag-iingay ka lang, pero wala talagang ibig sabihin. Not unless ginagawa natin ito sa Panginoon. Kung ang ating pagparito dahil sa Panginoon, yun po ang may impact sa Panginoon. Pero kung ang ating pagparito dahil lang kasama na ito sa routine ng ating buhay, na every Sunday makapunta sa church, wala po tayong pagkakaiba sa ibang mga pananampalataya na pupunta lang tayo sa bahay-sambahan para wala lang, makarating lang sa bahay-sambahan at makapag-amen, then lalabas na, wala pong nabago. Yun po yung sinasabi dito na empty exercises. Wala pong kwenta ito sa harapan ng Diyos. Makasabihin mo, si Pastora, dumali na naman, ang tapang na naman magturo. Yes, sabi, the truth hurts. Talagang nakakasakit talaga ang katotohanan. Subalit, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Amen? So, yun po. Hanggat hindi natin ginagawa ang ating pagsamba para sa Panginoon, ito ay matatawag lamang na performance. At hindi talaga para sa Panginoon. I hope and I pray na pare-pareho tayong pumunta rito para sa Panginoon at hindi para kay Pastora, hindi para kay Sister. Pumunta tayo rito para sa ating Panginoon. Buhay na Panginoon. Amen? Amen. It is good to do such activities, not because we ought to do them. Sabi, mabuti na gawin natin itong mga activities na to, na pumaparito tayo, umaawit tayo, nagpapagamit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo, pag-aawit, pagba-Bible study, lahat ng ito ay maganda. Sabing ganon, not because we ought to do them, hindi dahil ito po ay responsibilidad natin o dapat lamang na gawin natin, kundi dahil gusto natin gawin ito para sa Panginoon. Itong mga gawa natin,
mga bunga ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi ito yung pinaka-essence ng ating pagsamba sa Diyos, aba, baka nagpapagod lang tayo. Nagpapagod magbihis, nagpapagod gumising sa umaga, di ba? Pero kung ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon ay para sumamba sa Diyos, yun po ay nababatid ng ating Panginoon. Amen? Amen. So what is our attitude towards worship? Ano dapat ang ating attitude or ang ating readiness to respond sa ating pagsamba? Number one ay makikita natin doon sa aklat ng mga awit, chapter 100, verse 4. Basahin nga natin ulit. Enter his gates with thanksgiving and in his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Ang sabi dito, pumasok tayo to enter into his gates with thanksgiving. Kaya ang number one attitude towards worship is willingly and joyfully coming into God's presence. Ano ba pag sinabing willingly? Pag sinabing willingly, ginusto mo, gugustuhin mo. Pag ginusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Amen? Pero pag ginusto mo talaga na meron kang kagalakan para makapasok sa presensya ng Panginoon, para makaparito ka, para mapuri mo ang Diyos na mga Diyos at hari ng mga hari, Diyos ng iyong buhay, mga kapatid, yun po yung tamang attitude natin towards worship. Amen? Hindi tayo dito umaawit dahil masyado tayong emotional. Okay po yun na meron tayong emosyon kasi hindi tayo mga robot. Pero yung pinaka-essence ng ating pagsamba ay dapat nandoon sa kaibuturan ng ating puso na we are willing to enter into the presence of the Lord. Bakit? Di ba pag nasa presensya tayo ng Panginoon, kakaibang nararamdaman? Lahat ba na-encounter na ang Panginoon sa personal na kaparaanan? Amen? At kayo po na nagsasabing amen ang makakapagpatotoo kung gaano kasarap sa presensya ng Diyos. Amen? Sabi sa letter A, God alone is worthy of being worshipped. Ang Diyos lamang ang karapat-dapat ng ating pagsamba. Sabi, kung tayo ay sumasamba, dapat nagmumula ito within us, sa pinakaloob-looban, sa pinakaibuturan ng ating puso, ng ating espiritu. Bakit? At itong pagsambang ito na nagmumula sa pinaka kaibuturan ng ating puso, ito po ay dapat nakareserba lamang sa Diyos. Alam niyo, habang nag-aaral ako, nagkaroon ng differentiation between worship and praise. Ang praise pala, it is a thankful acknowledgement. Yung pagkilala mo, pagpapasalamat mo dahil sa kanyang mga ginawa. At ang praise na to, pwede mong gawin sa tao, hindi lamang sa Diyos. Uy, salamat ha, na binigyan mo ako ng magandang damit, ng magandang sapatos, ng masarap na pagkain. Talagang, hindi ka lamang thankful, kundi nagpipraise ka para sa Kanya. But, maging sa Panginoon, ginagawa natin ang pagpipraise. Pero yung worship po ay different from praise. Kung tayo ah, kanina, nag-aawit tayo na halina at purihin ang Diyos. Kasi nga, pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. We acknowledge His blessing. Amen? At that is praise. Pero ang worship po ay malalim. Pag sinabing worship, is to fall down and to bow down before and only reserved for God. Wala po tayong dapat luludhan kundi ang ating Panginoon lamang. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is only one and only God, our Lord.
Kaya nga, sabi, huwag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag tayong mag-create ng traffic kasi hindi yan, mga vain practices yan. Hindi yan maganda at hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, ang ating puso. Makita niya na sumasamba sa iisa at buhay na Diyos. Amen? Sabi, assess if we willingly and joyfully come into God's presence. Pag sinabing assess, tingnan natin, evaluate natin, willing ba talaga ako o mayroon ba talaga akong galak na pumasok sa presensya ng Panginoon? Mga kapatid, ikaw po ang makakasagot niyan. Ako rin po ang makakasagot niyan. Bakit? Our worship is personal. Ang ating pagkikipagrelasyon sa Diyos, kanya-kanya. Maging mga anak ko, hindi ko sila kayang iligtas. Sila dapat ang lumapit sa Diyos. Dahil maging ako, lumalapit lang din at humihingi ng habag sa Diyos. Sabi, if we willingly, ginugusto ba na talaga natin na makapasok sa presensya ng Panginoon? Or if we are just going through the motions? Or hindi talaga natin ginugusto, sumasabay lang tayo sa agos? Linggo na ngayon, dali, punta na tayo sa church. Wala talagang yung hindi preparado ang puso, talagang sumasama na lang sa agos. Sabi, going through the motions, reluctantly going to church. Sino ba dito yung parang lagi na lang atubiling umattend? Kulang na lang, aattend ba ako o hindi? Aattend ba ako o hindi? Hindi yun yung totoong pagsamba. Ang totoong pagsamba, nakafocus tayo sa ating gagawin dahil ang totoo nating sinasamba ay Diyos ng mga Diyos. Our true service ay sa Panginoon, mga kapatid, at hindi sa ating glory. Hindi tayo naparito dito para tayo ay mapapurihan. Naparito tayo para ang Diyos ang mapapurihan sa ating mga buhay. Amen? Masakit ba? Pasalamat tayo. Pag masakit, ibig sabihin, may itinatama sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi para tayo ay saktan, kundi para tayo ay gisingin doon sa mga mali nating mga practice o gawa. Okay? Hindi po muna ako alis doon. Sabi, God's presence, if we are just going through the motions, reluctantly going to church. So ito nga mga kapatid, kung sumasabay lang tayo dahil nga Sunday ngayon, kailangan magsimba, hindi talaga nasa puso. Ito ang sasabihin ko sa inyo, katulad ng preaching ni Pastora Dayan last week, na huwag natin kaligtaan ang pagtitipon para ang Diyos ang mag-glorify natin. Kasi kahit nandito tayo lahat, nagtitipon tayo mga kapatid, kung nagkakatipon tayo dito at sumasamba sa Panginoon, ang pinaka-importante pa rin, yung ating pagsamba is internal and personal. Ibig sabihin, individual tayong lalapit sa Diyos. Hindi tayo pwedeng gumamit ng padrino. Yung ating pakikipag-worship o pag-worship natin sa Panginoon ay mula sa ating puso at individual basis po ito. Walang group. Walang grupo. Kailangan tayo, kanya-kanya tayong lapit sa Panginoon. Kaya nga, sabi, many are called, maraming tinawag, but few are chosen. Pero iilan lang ang pinili. Bakit? Nasumpungan ng Panginoon ng puso ng mga dapat lamang piliin at yung mga tinawag, lahat naman tinawag ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon magbigay ng kaligtasan sa bawat isa. Pero bakit few are chosen? Dahil yun lamang rumisponde, sumamba sa Espiritu at katotohanan, yun ang tinatingnan ng ating Panginoon. Amen? Letter C, if we know that the Lord is God, we will come into His presence with a joyful heart, knowing He is our Creator and everything. Okay, kung alam natin na ang ating Panginoon ay siyang Diyos,
papasok tayo sa kanyang presensya na merong kagalakan sa ating puso. Alam niyo mga kapatid, maaring yung iba hindi nararanasan yung galak, yung tunay na galak sa puso para makapasok sa presensya ng Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu Santo ay na dapat na nasa kanya ay dapat nabibigyan ng pagpapahalaga. Bakit? Sabi dito sa note ko, only through the Holy Spirit or without, kung wala ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin, imposible na tayo ay makatugon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba. Yung totoong pagsamba. Bakit? Yung banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng motivation, nagbibigay sa atin ng ini-stimulate yung ating kaloob-looban para sumamba sa Diyos. Bakit merong iba na nag-worship sa Panginoon, umiiyak? Bakit merong iba na sumasamba sa Panginoon, umiiyak? Bakit? Nakakapaglabas siya ng kanyang damdamin para sa Diyos na kanyang sinasamba. Amen? Amen po ba? Okay. So, to enter his gate, para tayo ay makapasok, dapat meron tayong willingness and joyfulness para maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Alam nyo, kung bawat isa sa atin, nanasain natin na makapasok o maranasan ang presensya ng Diyos, mga kapatid, ito ay magiging isang patotoo natin. Bakit? Iba ang encounter with the Lord. Kakaiba po pag naranasan natin ang presensya ng Panginoon. Parang katulad ng Wednesday, 'di ba? Nung Wednesday may prayer meeting, napaka-casual lang prayer. Pero alam niyo nung pumasok o gumawa, kumilos, nag-minister ang Holy Spirit. Marami sa atin mga nabitin. Amen. Kaya nga dahil nabitin, meron tayong Don't Watch prayer meeting this coming Saturday. 4:30 a.m. nandito na tayo kasi 5 magi-start. At yun po, doon natin mararanasan kung paano kasarap, gaano kasarap ang makasama o maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen? Kung lahat tayo ay willing and joyfully na expectant doon sa pagkilos ng ating Panginoon, ini-invite namin kayo sa Saturday, early morning. Yun po ay sama-sama tayong mananalangin, magpupuri sa Panginoon, sasamba sa isang Diyos na buhay para maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen? So yun po yung unang attitude towards worship. Willingly and joyfully coming into His presence. Ayaw ng Panginoon kasi kaya nga sinabi niya kay Jeremias, nakita ng Panginoon na karamihan sa mga tao ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan. So sabi niya, magbago na kayo ng mga lakad nyo. Kung dati ang mga lakad ay liko, ngayon ituwid na natin. Bakit? Kasi ito yung nais ng Panginoon. Ito yung sabi niya, kung nais mong maranasan ako, sabi niya doon sa huling verse, hahayaan ko kayong makapanahan dito. Yun ang sabi ng Panginoon. Okay, so number two attitude toward worship, is always being blessed and thankful in His presence. Always being blessed. Ang sarap pag-usapan ng blessed. Blessing. Sinong gustong ma-bless? Amen. Lahat naman tayo gusto nating ma-bless. Ano ba ang blessing? Alam nyo, karamihan sa mga tao, ikinakabit lamang ang blessing doon sa mga material na bagay, doon sa mga nakikita, meron kang maraming laman yung iyong bankbook, yun ay blessing. Marami kang magagarang sasakyan, yun ay blessing. Karamihan doon sinusukat ng tao, ang blessing. Meron kang malaki at magandang bahay, yun ay blessing. At yes po, yun ay blessing. Pero kung doon lamang tayo nakatingin sa mga material na bagay, sabi nga sa Biblia, yan po ay pang-temporary lamang yan. Pansamantala lang po yan. Hanggang dito lamang po yan.
Pero yung blessing na totoong blessing, yung mga bagay na hindi natin nahahawakan ng ating mga kamay at mga bagay na hindi natin nakikita ng ating mga mata. Ano yun? Wala ba kayong alam? Wala kayong idea? Kung bakit kayo naririto ngayon? Dahil malulusog kayo. Nandito tayo ngayon dahil tayo ay pinagpala ng Panginoon ng lakas. Amen? Nandito tayo ngayon dahil wala tayong mga sakit. Amen? Nandito tayo ngayon dahil galak ang ating puso na magpasalamat sa Diyos. And that is blessing. Yun po ay pagpapala, pag magiging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Hindi yung, saka na lang ako mag-church pag may pamasahin na ako. Saka na lang ako mag-church. Pag maraming mga kadahilanan kung bakit hindi makapag-church, kung bakit hindi makapagsamba sa Panginoon. Pasalamat tayo, nakakapagsalita pa tayo eh. Alam niyo, last week ang struggle ko, ang sakit ng lalamunan ko. Sabi ko, naku po, Panginoon, pag ito palang lalamunan na to, magtuloy-tuloy na sumakit, at hindi ka makapagsalita, hindi ka magagamit ng Lord. Amen? Kaya maging mga ganun kasimpleng bagay, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Bakit? Nakakatakot kaya ang panahon ngayon? Yung mga malulusog, bigla na lang na nanghihina. Yun pala, may iba't ibang karamdaman na. Amen? Kaya naman, always being blessed and thankful in His presence. Pag nasa presensya na tayo ng Panginoon, sabi, in His presence, there is freedom. Sa presensya ng Diyos, meron tayong kalayaan. Amen? Subukan nyo. Punong-puno kayo ng problema, punong-puno ng sakit, lumapit kayo sa Panginoon. Maranasan niyo ang presensya ng Panginoon after that. Yes, nandoon pa rin ang problema pero gumagaan ang pakiramdam. Bakit? Kumilos ang Lord. At maging sa sitwasyon mo, maaring kumilos ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, nabibigatan kayong lubha. Lumapit kayo sa akin. Eh ang problema, ang tao hindi lumalapit sa Diyos. Kanino ba lumalapit? Doon kay kumare. Kaya tuloy, malaman-laman niya, nagmaritesa na yung, bakit nilalangaw ako, naligo naman ako. Nag-mouthwash din naman ako. Siyempre, pre-presenta ko yung sarili ko sa Lord. Diba? Imbis na unahin natin na makapanahan sa presensya ng Panginoon dahil meron tayong mga kabigatan, hindi tuloy na babago yung sitwasyon. Bakit? Hindi tayo pumapasok doon sa tama, doon sa presensya ng Panginoon. Wala tayong pasasalamat. Lagi na lang nagmamaktol. Lagi naman ganito. Laging walang isasaing. Kaya tuloy, nagkakatotoo, walang isasaing. Pero kung maging positive ka, katulad ng patotoo ni Sister Paz dati, sabi niya, last na lang ito na hapunan namin, Lord. Actually, wala yatang kakainin, di ba? Pero naglagay siya ng plato. Sabi niya, Lord, wala ka, bahala ka na. Ito ay patotoo na ginagamit ko lang, hindi para siya ay itaas, kundi maging ako na-encourage sa kanyang patotoo. At napakasakit sa isang magulang na oras ng kainan, wala kang maipapakain sa anak. Kaya naman, hindi pa Christian si Brother Chris, siguro Brother Chris, hindi ka pa umuwi noon ng bahay. Nasa duty, ito naman. Masyado kayong advance mag-isip. So wala si Brother Chris, kasi sabi mo, di ba? So nag-pray siya, sabi niya, mga anak, sige, ready lang natin yung ating mga plato. Hindi ko alam kung kumain sila, pero meron siyang patotoo. Kinabukasan yata yon, kinabukasan ba? O antimano, pinadalan siya ng hipag niya ng bigas at karne. So yung Panginoon, nakikita niya yung laman ng ating puso. Nakikita niya yung ating pangangailangan. Only, dapat lumapit tayo sa Diyos. Draw near to God and He will draw near to us. Tayo muna ang lumapit. Bakit? Tayo ang may kailangan sa Diyos. Ang Diyos, actually ang Diyos, wala man yung tao, Diyos pa rin siya, mananatili siyang Diyos. Pero ang tao pag walang Diyos, isipin nyo na lang kung anong klase ang buhay na meron tayo. Amen?
susi lang lamang natin dito ay ang paglapit natin sa Diyos na merong pagpapala at pasasalamat sa Kanyang presensya. Hindi ko alam kung nagsisermon ako, nagtuturo ako eh. Hello, Mami Tess. Masaya po kami na kasama kayo namin ngayon. So yun po, sabi dito, the psalm tells us to remember God's goodness and dependability on Him. Ito yung nais ng Panginoon. Ito yung mababasa natin sa aklat ng mga awit na kung bakit si Haring David ay a man after God's own heart, dahil lagi niyang hinahanap yung kabutihan at yung pwede niyang asahan sa Panginoon. Lagi siyang nagtitiwala, lagi siyang naglalagak ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya naghahanap pa ng kung ano, ang nais niya lang na maranasan lagi ang kabutihan ng Panginoon. Dependability. Maaasahan ba natin ng Diyos? Amen. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Pangako ng Diyos yan. Hindi ko yan pangako, kaya panghawakan niyo yan. Dahil in His word o yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. Buhay ang salita ng Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Diyos dahil ito ay buhay. Amen? Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, ang sabi ng Panginoon. Kaya naman, salamat sa Panginoon dahil habang tayo ay nag-aaral ng Kanyang salita, naniniwala ako na hindi ito babalik ng baliwala sa ating mga buhay. Amen? With thanksgiving and praise, dapat matuto tayong maging mapagpasalamat. So, para maging mapagsamba at mapagpasalamat tayo sa Diyos, it takes, kailangan natin na maging sentro, nakasentro sa atin ang Panginoon, hindi yung mga bagay na nasa paligid natin. Tanging sa Panginoon lamang. The goodness of God. Katulad ng ating inaawit, na ang goodness ng Panginoon, sabi, is running after me. So hinahabol talaga tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Dito sa good news, we are blessed. Amen. Kasi kung hindi tayo pinagpapala, nako, tingnan mo ang gaganda ng mga tao dito. Hindi nangungulubot ang mukha. Ibig sabihin, pinipreserve ng Panginoon. Amen? Praise God. Sino magsasabi itong mga seniors na to? Tingnan nyo. Grooving-groovy. Yan ang gusto ko. Diba? Kasi tayo mga anak ng Diyos. Kasi sasabihin talagang blessed na blessed is His. Bakit? Makikita, manifested. Of course, hindi ito yung ating basihan. Pero pag ang Lord ang nag-preserve sa atin, mga kapatid, mananatili tayong mananariwa katulad ng isang puno na nakatanim sa tabing batisan na kailanman ay hindi natutuyot at laging namumunga. Amen? Anong bunga meron tayo ngayon? Bungang araw kasi summer. Magbubunga tayo. Magbubunga tayo ng ano? Ng kagandahan, ng kapayapaan, ng kagalakan. Alam niyo po ba yung kagalakan na kakahawa yan? Amen? Subukan yung tumabi sa hindi mahilig tumawa, yung hindi masiyahin. Tapos ikaw tawa ka ng tawa, para kang krong-krong nakatabi niya. Pero doon ka sumama sa ang lalakas humalakhak. Mga kapatid, hindi po masama humalakhak dahil kung merong sense ang inyong pinagtatawanan. Pero kung nagmamarites, kaya kayo nagtatawanan, huwag niyo pong gawin yan. Galit si Lord dyan. Amen? Pero ang point ko dito, masaya na magiging masaya tayo lagi. Yung laging masaya, okay lang, positibo, kahit may problema, sige, masaya lang tayo. Nagbabakasyon man dyan yung iba, sana all. Diba? Titingin sa Facebook, buti pa sila. Huwag kang malungkot. Meron ka ring time na ibibigay ng Panginoon. Amen? Nagsiswimming din tayo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko alam, baka sa Tagibagyo magsiswimming tayo. Okay? So yun po. Letter B, God is both perfect
perfectly loving and just. He is merciful when He punishes, and He overlooks no sin when He loves. Okay, ito yung napakaganda. Perfect ang ating Panginoon at mapagmahal. Sabi, mapagmahal at just. Patas kung humusga ang ating Panginoon. He is merciful. Alam nyo, itong mercy na ito, ito yung napakaganda. Ano po ang ibig sabihin ng mercy? Ang mercy ay yung ibinibigyan ka ng bagay na hindi mo naman deserve, pero ibinigay pa rin sa'yo. That's mercy. Hindi tayo karapat-dapat na i-bless ng Lord dahil tayo, kung titignan ang kasalanan natin, ako, baka lumubog na tayo sa kasalanan. Pero dahil merciful ang Panginoon, ang kanyang punishment, yung ating kasalanan ay hindi niya tinitignan, kundi ang nakikita niya yung kanyang pagmamahal. Sabi nga, love covers the multitude of sin. Tinatakpan ng pag-ibig ang milya-milyang kasalanan o milyon-milyong kasalanan. Of course, huwag naman nating sadyain na magkasala na magkasala. Total, nagpapatawad naman ng Lord. So, yung mga pagkakasala na hindi natin sinasadya, pero dahil sa ating kahinaan, hindi tinitignan ng Panginoon niya. Ang tinitignan niya, yung pagmamahal sa'yo. Anak, kahit nagkandahilahod ka na dyan, sige, pumunta ka, umattend ka dahil meron akong ipaparinig sa'yo. Isang buhay na salita na sasabihin ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung paano ako namatay at muling nabuhay para sa'yo. Amen? So ganyan lang, Lord. Hindi tayo deserving, pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Binibigyan niya tayo lagi ng chance. Kaya tayo, huwag tayong mag-a-attitude problem na as if naman kailangan tayong i-bless ni Lord. Kasi mabait ako, Panginoon. Lagi ako sa Bible study, Lord. Ang sipag-sipag ko kaya. Hindi yun ang tinitignan ng Lord. Ang tinitignan ng Panginoon, ang laman ng ating puso. Alam niyo po ba na ang pagsamba ay hindi lamang sa mga awiting pagsamba? Ang pagsamba po ay maging sa ating pamumuhay, sa ating gawa. Ay maging pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So letter C. Praise Him. Ah, okay. Hindi pa pala ako tapos doon. Sa letter B, sabi ganon, yung love niya ang kanyang ipinapakita. Balik muna tayo doon para lalong maunawaan natin kung ano ang mercy ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kilala niyo po si Haring David. Si Haring David po, katulad din po natin na pangkaraniwang tao, bagamat siya ay hari, pero pangkaraniwang tao din po siya. Meron siyang kahinaan, meron siyang paglapit sa Panginoon. Nung nagkasala si David, hindi yun nalingid sa paningin ng Diyos. Pero ito yung kagandahan kung bakit nalulugod ang Diyos kay David. Kasi si David po, aware siya na nagkasala siya, kaya siya lumalapit lagi sa Panginoon. Hinahanap niya, gusto niyang manahan sa presensya ng Lord. Eh, nagkasala nga siya. So parang feeling niya, hindi niya naramdaman ang presensya ng Panginoon. Ano ang ginawa ni David? Nanalangin siya. Sabi niya, likhaan mo ako, Panginoon, ng malinis na puso. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Bakit? Hindi na right yung spirit na nangyari sa kanya na nakiapid siya. Pinakialaman niya ang asawa ng may asawa. Kaya doon sa pagkakasala niya na yun, hindi niya naramdaman ang presensya ng Lord. Sabi niya, likhaan mo ako ng malinis na puso, Panginoon, at panibaguhin mo ang tamang espiritu na meron sa akin. Renew right spirit within me. Sabi niya, and cast me not away from your presence. Huwag mo akong ilayo sa iyong presensya, Panginoon. At huwag mong alisin sa akin ang banal na espiritu. O, do not take away from me. Sabi niya, take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin sa akin ang banal na espiritu na nilagay mo na sa akin. Alam niyo po, kung katulad tayo ni David na marunong tumalima sa kalooban ng Diyos, bagamat tayo po ay madalas nakakagawa ng pagkakasala, madalas laging liko ang ating lakad,
Mga kapatid, hindi malayo na tayo ay patuloy natitignan. Sabi nga dito, hindi niya tinitignan ang kanyang ang kasalanan, kundi nakikita niya yung pagmamahal. Bakit? Merciful ang ating Panginoon. Amen. Kaya wag nating ano yan, salita na saka na lang po ako mag-church pag naayos ko na ang buhay ko. Wag mong ayusin, kapatid. Hindi mo kayang ayusin yan. Ipaayos mo sa Panginoon. Amen. Okay. Letter C, praise Him for His promise to save us and to return again. Purihin natin pag sinabing praise, thankful, acknowledgement dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Ano ba ang promise ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid? Alam nyo, pag inaral natin ang Biblia, napakaraming promises ang Lord. Bibigyan niya tayo ng wisdom. Bibigyan niya tayo ng eternal peace, yung walang hanggang kapayapaan. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng comfort. Bibigyan niya tayo ng ating pangangailangan. Ang daming pangako ang Panginoon. Ang daming pangako ng Panginoon sa atin. And yun lamang mga pangako na yun, sapat na para tayo ay maging thankful and kilalanin natin kung gaano kabuti ang Diyos. At ito pa, to save us and to return again. Laging ang layunin ng Panginoon sa atin ay to save us. Iligtas tayo. Hindi lamang sa tiyak na kapahamakan sa dagat-dagat ang apoy, kundi iligtas tayo sa kapahamakan na kinakaharap natin ngayon. Anong mang kapahamakan yan, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, I will save you with my righteous right hand. I will uphold you sa ibang salin. Ano pa? And to return again. Katulad ngayon, Sunday, we celebrate Easter Sunday, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang resurrection ng ating Panginoon, yun po yung ating blessed hope na meron tayong buhay na pag-asa na one day we will rise again with the Lord. Amen? Bagamat ang ating mga katawang lupa na ito aabot sa punto na mamamatay, ibabaon sa lupa, pero dadating ang panahon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Amen? At bibigyan tayo ng panibagong katawan. Katawan na hindi nabubulok. Katawan na hindi nangungulubot. Na hindi na kailangan ng rejuvenating cream. Na hindi na kailangan ng whitening cream. Na hindi na kailangan ng kung ano-ano pang riband ang buhok. Walang buhaghag ang buhok doon. Sabi nga, kung bubuhayin tayo muli ng Panginoon at bibigyan ng panibagong buhay, mag-request ka na sa Lord ngayon pa lamang. Lord, gusto ko nung bandang 17 years old ako. O nung 14 pa lang ako. Diba? Nene na nene. Kasi ibibigay na Lord yung perfect na hindi na nabubulok. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya naman sa kanyang muling pagbabalik, that is our blessed hope, the resurrection. Amen? Oh, may pag-asa ang mga kulot, may pag-asang tumuwid. Hindi ko lang alam, ha? Pero mabuti ang Panginoon. Sabi ng Lord, ang i-restore sa ating katawan, may narinig ako, kasi nung namatay yung pamangkin ko, namatay siya 2 years ago, si Mona, may pamangkin kasi akong doktora. So, mga doctors ang bisita. At meron siyang doctor na sa 700 Club nagtatrabaho, na volunteer. Kasi volunteer din yung pamangkin ko. So nang nagkikwentuhan with the family, sabi niya, alam niyo ba na ayon sa pag-aaral ko, sa mga na-research ko, sobrang dami pala, napakamakulay ang langit. Sabi niya, napakaganda pala ng langit. Sabi niya ganon. At pag ibubuhayin daw tayo ng Panginoon, yung bibigyan na tayo ng katawan na hindi nabubulok, doon sa pinaka-peak na age, na kung saan yung pinaka-maganda kang parte, doon ka ibabalik ng Panginoon. Excited ba kayo? Baka mamaya, kasi pangit ako nung 16 ako, kaya Lord, ayoko nung 16.
Baka pwede na bandang ano na. Naku, Pastora Dayan, baka abutan tayo ng panahon na nasa probinsya pa tayo. Tutsang pa. Wag naman, Lord. Doon naman sa medyo kagandahan naman. Diba? So, ganoon, sabi ng doktor, ganoon. Kaya parang asarap tuloy, no? Na imagine natin kung gaano kaganda yung pinaplano ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Si Brother Nelson, magkakabuhok ka ulit, Brother Nelson. Si Brother Nelson, itim na itim pa dati yung buhok niya pag nakita ko yung dumaan sa wall yung mga pictures. So, mga kapatid, napakaganda. Meron tayong buhay na pag-asa. Dahil ang Panginoon po ay hindi na natiling patay. Siya ay muling nabuhay. At ngayon po, we are celebrating our greatest hope, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming buhay na pag-asa. Okay, number 3, last na po. Always giving something of value. Ito yung pangatlong attitude toward worship. Always giving something of value. Yung pagbibigay ng bagay na merong halaga. Naalala ko tuloy, one time, nag-Christmas party tayo noon pa, bago-bago pa yung church, merong exchange gift. At alam niya naman na exchange gift, expectant talaga ang mga nakatanggap, di ba? So, magkano ba yun? Tig 150. Merong isang kapatiran, matanda na kasi siya, may edad na. Ang natanggap niya ay shadow, yung panglagay sa mata. So, hindi niya na-appreciate, maybe because matanda siya, at hindi, feeling niya hindi niya magagamit. Hindi niya napigil ang kanyang attitude. Attitude, sabi ganon, yung readiness to respond. Hindi niya napigil yung kanyang attitude. Alam niyo ba ang ginawa niya pagbukas niya? Ibinato niya yung eyeshadow. Sabi ko, hindi niya alam na 150 lang ang limit natin, ang usapan. At alam ko kung magkano yung eyeshadow na yun, kasi mahal din yun ha. So, doble. Pero hindi niya na-appreciate yung value. Kasi siguro, hindi niya nakita yung pangangailangan niya doon. So, dito mga kapatid, pag yung pagbibigay, minsan, inuuri natin, murahin lang naman itong natanggap ko. Si Pastora Lynn, binigyan ako ng regalo. Nakita ko sa palengke, 50 lang ito eh. Mahilig tayong mag-anon, di ba? Hindi natin nakikita kung gaano niya pag sumikapan na mabilhan ka. Amen? So, lahat naman tayo gusto natin tumanggap ng mayroon talagang value. At alam niyo ba, ang ating Panginoon po, bagamat hindi niya kailangan ang mga bagay na ito, pero ang kailangan niya yung ating pagbibigay ng pagpapahalaga sa Kanya. Napakahirap po magbigay, sa totoo lang. Even our tithes and offering. Yung tithes na yan, ang daming hindi talaga pabukas ang kaisipan sa pagbibigay ng 10% o ika po. Bakit? Napakahirap eh. Lalo na kung talagang maliit lang ang kinikita, hindi mo talaga kaya pang ibigay. Lalo na kung lumaki ang kita, mas lalong malaki ang 10%. Kaya lalo nang hindi maibibigay. Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung kagandahan. In the Old Testament, the people gave God something of value by sacrificing animals or offering to Him. Yung Old Testament people, sila po ay nagbibigay sa Diyos ng something of value sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Alam niyo, ang pagbibigay natin, nagkataon lang ha, sa tithes and offering, anumang mga bagay na mahalaga sa atin at ibibigay natin, it takes a sacrifice. Bakit? Kung gusto nating gawin ito na merong pagmamahal at pagsunod sa Panginoon, may ibibigay natin. Subukan nyo kung kayo nagmahal. Kahit wala ka ng kakainin,
Dahil mahal na mahal mo ang iyong anak, di balik ikaw magugutom, ibibigay mo kung anong meron ka. Tama ba mga magulang? Amen. Yung isusubo mo na lang, isusubo mo sa kanila. Bakit? Ganun tayo eh, expression ng ating pagmamahal. At kung mahal natin ang Panginoon, kung anumang mga bagay na mahalaga sa atin na kaya nating ibigay sa Panginoon, it takes sacrifice. At yung ating sakripisyo na yan, hindi naman yung mababaliwala sa harapan ng Panginoon. Amen? Marami ka ngang pera, marami ka namang sakit. O di wala rin, nagtitiis ka pa. Ay di baliwala ng pera, lagi ka namang masaya. Lakad lang ng lakad, kahit mainip. Pero hindi yung nagaganon ha. Ibig kong sabihin, hindi mo kailangan maging mayaman para maging masaya. Ang importante, kung kaya nating sumunod sa Panginoon, sacrifice yourself before God. Dahil iyon ang nais ng Lord. May part pa doon. Something of value. Sila, mga animals, binibigay nila. At pag nagbigay sila, ano, sabi doon sa Numbers, yung mga hayop na walang kapintasan. Kaya pag nagbigay sila, hindi yung reject lang. Ito pila, ito nabiik, ito ang ibigay natin. Hindi pwede. Pag nagbigay sila sa Panginoon, yung pinakamaganda, pinakamataba, at walang kapansanan, yun ang inaalay nila sa Panginoon. Kaya tayo, wag din nating ugaliin na tayo ay magbibigay sa Panginoon ng tira-tira, tirang oras. Lord, saka lang ako atin pag may time, so tirang oras. Lord, saka lang ako magbibigay pag may sobra, kasi laging kulang. So, tira ulit lagi pa sa Panginoon. Hindi natin na-realize, kaya ka merong kapiraso dyan, dahil ibinigay ng Lord. It will take kailangan mo lang ng pananampalataya para ibigay sa Panginoon at hayaan mo na ang Diyos ang mag-multiply noon. Eh, magbibigay ako ng 100 ngayon, aasahan ko na ibibigay ni Lord sa akin ng 1,000. Eh, hindi naging 1,000. Di parang feeling mo pa, nagkamali ang Lord. Alam niyo mga kapatid, huwag nating limitahan ang kakayanan ng ating Panginoon. Amen? Kasi pag nilimitahan natin ang kakayanan ng ating Panginoon, eh talagang nandoon lang tayo. Pero, ibigay mo sa Panginoon. Dito, next, meron pa dyan eh. May kasunod pa yan eh. May kasunod dyan. We show our commitment. We show, letter B, we show our commitment to God when we give something of value to Him. So, yung ating commitment, nakikita kung tayo po ay, kumbaga, yung ating commitment galing sa loob, mamanifest, sabi nga, yung ating pagmamahal, hindi yan mananatiling damdamin lang. Walang pa, you cannot love without giving. Hindi ka pwedeng nagmamahal pero hindi ka marunong magbigay. Sapagkat kung ikaw ay nagmamahal, marunong kang magbigay. Amen. Sabi, the best gift of course is ourselves. Ang pinaka the best na pwede nating ibigay sa ating Panginoon bilang alay, bilang regalo, wala pong iba kundi ang ating mga sarili. Amen. Ito bang katawan na ito, ipagdadamot mo pa sa Panginoon? Eh si Lord lang din ang may habag na ibinigay ito. Amen. Ang sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, basahin nga natin 'yan sa Romans 12 1 to 2. Dito po ako magbibigay ng emphasis. So, the best gift, of course, is ourselves. Yung pinaka magandang regalo na may ibibigay natin sa Panginoon, hindi naman talaga yung mga pera natin, kundi ang ating sarili. Sabi dito, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sa Tagalog muna, tayo. Meron? Ang ganda, di ba, na itong ating mga sarili, ito yung buhay na hain natin sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap
ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siyang katampatang pagsamba. Ihain natin ang ating mga katawan. Literally, katawan. Bakit? Ito po ang pwedeng maging arm ng Panginoon para mapalaganap ang salita ng Diyos. Para merong humayo, merong maghatid ng mabuting balita. Amen? Kung kaya nga nating magmarites sa kapitbahay, bakit hindi natin imarites ang kabutihan ng Panginoon? Amen? Verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Panginoon. So ang ating mga sarili, sabi, we offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. At sabing ganun, huwag na tayo, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag na tayo makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Ano ba ang takbo ng sanglibutan ito? Nakaka-pressure. Pressure talaga. Bakit? Parang, pansinin niyo sa panahon ngayon. Nag-outing ang lahat. Ikaw hindi nakapag-outing. Parang awang-awa ka naman sa sarili mo. Kailangan makasabay din ako, Lord. Hindi po kailangan. Do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag na tayong makiayon. Kung yun po ang standard ng sanlibutan ngayon, na kailangan makarating tayo sa Mount Everest, huwag na nating asamin. Bakit? Ang pinakamalaga, itong ating katawan ay maihain natin sa Panginoon na bilang isang sakripisyo. Kasi yung pag-akyat ko ba, kung pupunta ako Mount Everest, mapapupurihan ko bang Panginoon? Wala. Achievement lang, ipopost ko sa Facebook para lalong maraming mag-like. So wala naman yun, magla-like lang kayo. Hindi naman ako magkakapera doon. Diba? Kaya nga itong ating mga, kung ano tayo ngayon na inihahain natin sa Panginoon, ito po yung kinalulugdan ng ating Lord. Amen? Amen. So yun po, sabi, yun ang i-offer natin sa Panginoon. If you want to worship God, you always want to give something. Kung gusto mo nating sambahin ang Panginoon, ibigay natin yung alam natin na kaya nating ibigay, yung the best natin, the best na time para sumamba sa Panginoon, the best na regalo natin sa Panginoon, lahat ng the best. Bakit? Eh, hindi yan babalik ng baliwala. Magtanim ka, I'm sure aani ka. Pero hindi ka nagtanim, huwag kang umasa na aani ka. Amen? Nagtanim ka ng pilay na biik, baka, di ba? Hindi ko alam. Anyway, ganun ang Panginoon. Kung ano yung iyong tinanim, yun ang aanihin mo. Di ba? What you see, what you sow is what you reap. Okay. Letter B, we show our commitment to God when we give something of value. Sa letter B, tapos na. When we go to church to worship, the most important is substance. Okay, when we go to church to worship, the most important is the substance of faith, not outward appearance. Our hearts must be well prepared to give our worship to the one and only true God. So sa ating pagpunta o pagparito dito sa bahay-sambahan upang sumamba sa Panginoon, ang pinakamahalaga na nilalaman ng ating pagkatao ay yung ating puso na merong pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa outward appearance, mag-church ako kasi bago ang damit ko. Eh ano ngayon? Mag-church ako kasi bagong riband ang buhok ko. Huwag yun yung maging basis. Ang ating pag-church dito, ready ang ating puso to worship the Lord. Ready ang ating puso para magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi Lord, nagising ako. Every gising is a blessing, Panginoon.
Bakit marami hindi na nagigising? Natutuluyan na. Di ba? Kaya naman huwag nating ugaliin na pag-araw ng Sunday, hinuhulaan pa natin kung mag-church ba ako o hindi. Dapat nakaprograma na ang iyong puso, ang iyong espiritu to worship God. Amen? Okay. So, huwag maging dahilan na hindi mag-church kasi walang bagong damit. Hindi po yon yung basihan ng ating pagdalo dito. Kahit ano, huwag lang naka-miniskirt na mukhang matutukso naman ng mga kalalakihan. Magsuot naman tayo ng disente. Okay? Hindi kailangang bago. Maraming ukay-ukay dyan. 50 pesos lang. As long as bagay sa'yo, madadala mo ng maayos, go. Go with the flow. Si Bane, alam ko magano yung damit mo. Diba? Kasi ganun kabuti ang Panginoon. Sabi dito, our hearts must be well prepared to give worship to the one and only true God. Bakit binibigyan ng emphasis yung true God? Marami ngayon, false ang kanilang Panginoon. Hindi yung, ang Diyos nila yung hindi nakakarinig. Ang Diyos nila yung hindi nakakakita. At ang Diyos nila ay hindi marunong magbigay. Amen. Sabi, the motivation of worship, God's mercies, are everything. He has given us what we don't deserve. So yung maging motivation ng ating pagsamba, yung kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? As we celebrate Semana Santa, ibinigay lang naman ng Diyos ang kanyang buhay. Tayo yung ating oras, hindi natin maibigay, pero ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kapatid, hindi po madali. Kung talagang inuunawa lang natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po madali. Pero ginawa niya ito dahil sa pag-ibig sa atin. Amen? Bakit ba may mga magulang pag nagkakasakit yung mga anak ko? Sana ako na lang. Kulang na lang kukunin ang sakit. Bakit? Dahil sa matinding pagmamahal. Kung pwede lang, huwag masaktan ng anak, ako na lang. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon. Para lang huwag tayong mapahamak, di bali na siya ang mamatay. Amen? Kaya naman, mga kapatid, He deserves our praises, honor, and worship. At ang sabi ko nga kanina, ang pagsamba ay hindi lamang nananatili sa pag-awit dito, sa pagtaas ng kamay, sa mga papuri. Kundi ang pagsamba po ay lifestyle na ng isang anak ng Diyos. Amen. We are created sa purpose na sumamba sa Diyos. Therefore, dapat tayo ay lifestyle na rin natin ang sumamba sa Diyos. Ang ating pang-araw-araw na buhay, maging sa bahay, di man perpekto, meron tayong mga kahinaan, pero kung ito ay ginagawa natin para sa pagsamba sa Panginoon, lagi tayong gagabayan ng ating Panginoon. Amen? Ating conclusion po, sa Psalm chapter 100 verse 4, sabi dito, enter His gate with thanksgiving in our hearts. Sa pagpasok natin sa pintuan ng kanyang presensya, mga kapatid, dapat meron tayong pasasalamat lagi sa Panginoon. Bakit? Sabi, this verse is an invitation to enter joyfully into God's presence. His faithfulness extends to our generation and beyond. Ang katapatan ng Diyos, hindi lang nananatili sa atin. Amen. Bakit? Pansinin niyo ang mga anak ng taga Good News. Ano na ngayon? Wala bang magpapatotoo? Ano na ngayon? Kung ako dati, yung mga anak ko, talagang hirap na hirap ako, ayaw kong madalaw nila, pastora, kasi ang gulo ng bahay namin. Anim yung mga bata ang gugulo, andyan yung labahin, andyan yung tupiin, andyan yung hugasin. Parang ayaw kong makita ni pastora. Pero ngayon, nasaan na? Malalaki na yung mga anak ko, although hindi ko man sila lahat kasama dito. But makita mo yung katapatan ng Diyos. Amen? Kahapon lang, masayang-masaya ako, hindi lang ako nagpapahalata. Masayang-masaya ako kasi nag-banding kami sa Tagaytay mag-ina.
At mayroon consolation, may dalawang apo na hinahabol-habol doon sa bangin. Masaya-masaya ako. Doon mga simpleng, di ba, dati hindi ko nararating ang Tagaytay. Pero ngayon mga kapatid, ang bilis lang pala pwedeng balikan. Di ba? Sino dito yung hindi pa nagsiswimming? Gawin nyo, mag-enjoy kayo. Sige, mag-swimming kayo. Kayang-kaya nyo naman yun eh. Di ba? Hindi man nanatili sa atin ang kabutihan ng Panginoon. Ang mga anak ni Sister Paz at ni Brother Chris. Imagine, ganun kabuti at katapat ang Panginoon. Sa ating saling lahi, mga kapatid, huwag niyong pagsawaan doon sa mga medyo bata-bata pa. Yung mga anak niyo, isama niyo lagi sa church. Lagi niyong ipaunawa na maganda, mabuti at dakila ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At hindi tayo bibiguin. Si Mami Tess, nakakwentuhan namin siya minsan, may anak siya sa London, may anak siya sa New Zealand. Diba? Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi natin pwedeng limitahan. Kung gusto pala niyang ipadala si Travis sa Amerika, why not? Diba? Saan mo pa gustong ipadala? Sige. Kaya ng Lord ibigay yan. Matuto lang tayong sumamba at hawakan ang katapatan ng ating Panginoon. Amen? At yun po, katapatan ng Lord, sa salin lahi yan. Hindi yan mananatili lang sa atin. Sa susunod pa na henerasyon. Hanggang sa ating mga apo. Amen. Amen. Praise God. Tapos na po ako. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mabuting balita para sa amin. Salamat, Lord, dahil tunay nga na buhay ang iyong salita. At hindi ito babalik sa amin ng baliwala. Pinanghawakan namin ito sa amin na aming pananampalataya at buong pagtitiwala sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Dadako na po tayo sa ating mga announcement. Paki-flash na lang po sa widescreen natin. Prayer meeting. Ito po ay ginaganap tuwing Miyerkules sa ganap na 6 ng gabi. Dito po. Kaya lagi po tayong dumadalo kung available po tayo sa araw ng Miyerkules. Lahat tayo magkakaisa para sa panalangin. Next, ano pa? Ito po, inuulit-ulit po natin kung sino po yung interesado na magkaroon po ng Bible study sa inyong mga tahanan. Paki-approach na lang po sa isa sa mga members ng Good News for the Assemblies Board of Council. So, kasi itong year na ito talagang wino-work out po natin para sa ating mga ano, yung sa evangelism, katulad ng Bible study, mga visitation. Ito po yung napakahalaga po na gawain ng ating iglesia. Okay, next. Ano pa? Okay, inaanyahan po yung mga couples. Mayroon po mong gaganapin couples fellowship sa darating na May 6. Sabado po ito. Kalawa ng hapon dito po sa Good News San Mateo. So, inuulit ko po. Mayroon pong couples fellowship sa darating na May 6. Sabado po ito sa ikalawa ng hapon dito sa Good News San Mateo. Kaya inaanyahan po natin lahat, yung mga mag-asawa. Ito po ay joint couples fellowship. Hindi lang fellowship ng taga San Mateo, kundi sa Tabac, San Isidro. Sa mga daughter churches, kasama po yun. Okay, next. Okay, ito bibigyan po natin ng diin. Kasi mula nung lumipat tayo dito sa bagong church building natin, ngayon pa lang tayo magkakaroon ulit ng Don Watts. So, kailan po ito? Sa darating na April, maliit eh. April 15, Sabado po ito, sa ganap na 4:30 ng madaling araw. Okay, ha? Hindi yung 4:30, saka pa lang tayo babangon. 4:30 mag-uumpisa yung Don Watts. Hindi yung tanghali na yung Don Watts. Kaya nga, Don eh. Madaling araw po ito, ginaganap. So, sa darating po na Sabado, ulitin ko po,
4:30 ng madaling araw, mayroong pong Don Watts na gaganapin dito po sa ating church dito sa San Mateo. Okay, malinaw? Okay, next. Ano pa? Okay, ito po yung mga tithes and offering. Ito yung sa pamamagitan ng drop box. Meron po sa likod. Kung dito po kayo, nais yun na magbigay ng tithes and offering, meron po tayong drop box dyan, yung tithes and offering nakalagay. Yung mga nasa live streaming, pwede rin po kayo na magbigay ng inyong mga tithes and offering through PS Bank Savings Account Numbers. Andiyan po nakalagay sa screen, maging sa GCash din, dalawang accounts din. Pwede rin po kayo magpadala through GCash. Okay, next. Wala na? Okay, meron po tayong birthday celebrants. Happy birthday kay Sister Delpha sa April 8. Ah, happy birthday, Sister Delpha. So, tapos na yun, ano? Noong 8. Okay, belated happy birthday. O, sino pa may birthday? Sino pa? Okay, si May. Sa darating na April 12, ibig sabihin sa araw ng, kailan yan? Miyerkules, tama? Oh, April 12, happy birthday, May. Okay, sino pa? Meron pa ba? Sister Lucy, nasaan? April 13, happy birthday, Sister Lucy. Wala rito? Nasa ano, bakasyon. Okay, sino pa merong birthday? Wala na? Oh, meron pa, Brother Chris. Oh, April 15, oh, marami pala tayong birthday celebrants. Happy birthday, Brother Chris, sa darating na April 15. Advance happy birthday. Okay, ilang taon na kayo? 59? Okay, so meron pa ba? Oh, sino to? Ah, si Sion Rumbaon, anak ng mag-asawang Jay at saka ni Mase sa April. At tapos na ito. Oh, belated na lang. Belated happy birthday, Sion. Si Cheryl Paul de La Paz, birthday din niya noong nakarang April 5. So, belated din. Oh, but ang daming ano, late na. Naka-plus. Sige, ano pa? Sino pa? Wala na. Wedding anniversary, wala? Wala. O baka may mga nakaligtaan pang mga celebrants na hindi natin nabati. Happy birthday na lang. Okay, wala na. O wala na. Nagugutom na po ba kayo? Okay, kasi Easter Sunday, di ba? So generous ang charts po natin. So after the service, mayroon tayong pagsalo-saluhan. O huwag muna kayong magsiuwi. Iilan lang naman tayo. Kanina, dumami lang tayo dahil kasama natin yung mga taga San Isidro. Umalis din sila agad kasi meron din silang dahil anniversary ng tabak. Kaya may presentation sila. Sila rin ang tutugtog doon. Okay, inaayan ko po ang lahat na tumayo para sa ating closing prayer at saka sa benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa katatapos na gawain. Salamat sa iyong salita at sa isang napagandang aral na aming narinig sa umagang ito na buong puso po naming tinanggap na ibinahagi ng aming Pastora Malu. Salamat sa aming mensahera sa umagang ito na si Pastora Malu. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, sa kanyang buhay ay patuloy mo na pagpalain mo siya sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay, particularly ang kanyang physical na kalusugan, maging ang spiritual na buhay niya, O Diyos, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At sa aral na aming narinig at tinanggap namin ang buong puso sa umagang ito about attitudes toward worship. Ito yung mga tamang attitude patungo sa pagsamba sa inyo, O Diyos, na sa buhay ng tao, marami po kong mga maling attitude sa pagsamba dahil dala ng mga ritual o mga nakagisnang kultura o tradisyon, Panginoon, na paulit-ulit na lang. Pero sa puso ay wala yung tunay na pagsamba, O Diyos. Kaya ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay ay dapat kami ay tapat at may totoo at malalim na pagsamba sa inyo, Panginoon. Because the primary
duty of a man is to serve and worship you, O God. Na ang aming pangunahing tungkulin sa inyo, O Diyos, ay paglingkuran at sambahin ka ng buong puso namin, O Diyos, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, O Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na narapat lamang na ikaw ang aming sambahin sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataot, at sa lahat ng panahon, O Diyos. Dahil sa aming buhay, marami po kaming pagkukulang, Panginoon. Kaya narapat lamang na magpapasakop at ibibigay namin ang aming mga buhay sa inyo, O Diyos. Na dapat sambahin ka in spirit and truth, O Diyos. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa aral na aming narinig sa umagang ito, O Diyos, na ang pagsamba ay dapat magkaroon kami ng willingness at joyful heart, Panginoon, mula sa kaibuturan na aming puso, ang totoong pagsamba sa inyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nararapat lamang na ikaw ay mabigyan namin ng tunay na pagsamba, totoong pagsamba para sa totoong Diyos ng aming buhay. Walang iba ang aming Panginoong Heso Kristo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na natutunan po namin ang tunay na pagsamba sa inyo, Panginoon. Kung paano namin tinanggap ka, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, ay nagkaroon po kami ng personal na commitment and constant relationship, O Diyos. Nararapat lamang na sambahin ka namin ng buong buhay habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa mga pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Nararapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan at sambahin ng habang panahon, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga nagdiriwang o magdiriwang pa lang ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ibinigay mo sa kanilang buhay. Naroon ang pagpapala na patuloy na ipinagkaloob mo sa mga celebrants na ito, Diyos. Kaya ang dalangin po namin sa mga birthday celebrants na ito ay patuloy na pagpalain mo sila, O Diyos, sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay, Panginoon, physically and spiritually, O Diyos. Ang patuloy na ikaw, O Diyos, ang kanilang pinupuri at sinasamba sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya salamat sa mga birthday celebrants na ito, O Diyos. Tinataas at pinasalamatan din namin, Panginoon, ang mga nagbigay ng kanilang mga tithes and offering nang dahil sa kanilang pagsunod, Panginoon, ay ikaw, O Diyos, ang tunay na aburihan sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya salamat sa mga taong ito, sa kanilang mga hanap buhay, sa mga negosyo man, o sa uri ng kanilang pinagkikitaan, patuloy na pagpalain mo sila, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Amang nasa langit, maging ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisa ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Umayo tayo na taglayin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ang lahat na mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Malakas na palakpak para sa Panginoon.